Long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you. As also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. 17. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall on your own steadfastness. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Ulitin ko lang po. But grow in grace in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita, Panginoon, na ang last part, Lord, ang aming paglago. Paano kami lalago, Panginoon? I've known the basics, Panginoon. These are the sincere milk of the word. Last week, Panginoon, ang intermediate, Panginoon, saan dapat naman na maintindihan namin na aming paglago, Panginoon, ay nasa inyong salita. Nandito po today, by grace and knowledge din po, Lord, we pray na maintindihan namin. Mag-grasp natin ito, maintindihan, may apply. Itanim niyo, Lord, sa puso ito, Lord, ang mensahe ngayong umaga, Panginoon, kayo pong malalati lagi. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ako po na po. Okay, excited ako ngayon kasi nga first time. Ano ay chill ako, ewan ko. But anyway, balikan natin. Oh. Salamat, bad. Gusto ko ibad eh. So last week, last week, again, yung basics, ano yan? Aha. Wala. So, ano yung basics? Para, kinumpala tayo saan? Sa baby, ano yung baby? Ang gusto ng babies, gatas. Yung mga bagong Kristiyano, dapat Bible. Pero minsan kasi yung iba, no? Hindi ganun ka yung desire sa Bible. So kaya ang admonition sa atin, at ang turo sa atin ay desire natin. So pag mga time na hindi mo desire, i-desire mo, kaya nga gustuhin mo eh. So si Peter, kaya ako kahit dati nung maliit ako, ganun. Hindi ko alam bakit di ako ganun agana, katulad ng kuya ko. Pero kahit ayaw mo, kailangan mo. So kasi sinasabi sa atin, kailangan mo, anong gawin mo? Gustuhin mo. Eh hindi ko gusto eh, gustuhin mo. So gustuhin mo. Okay? Nagkaroon ng isang bata at una siyempre dapat maligtas ka muna. Pag di ka ligtas, alagang di mo maalang salita ng Diyos. Okay? So, posible din naman yun na yung iba hindi mahal yung salita ng Diyos. Pero, mayroong pagtunawa kahit na paano. Yung iba, natatalo lang ng laman. Pero, pag yung sobrang wala kang pag-ibig salita ng Diyos, baka hindi ka ligtas. Yun yun. Okay? Isa yan. Yung iba, sinasabi, resulta ng kaligtasan, gagawa ng mabuti, magtatang, yung mga ganun. Wala sa Bible yun. Pero sa Bible, ang meron talaga yung pag-ibig salita ng Diyos. So, yung nagligtas sa'yo, hindi mo mamahalin yun. At least, check mo man lang na totoo ba to? Baka di naman. So, investigate mo. Okay? And then, makikita sa second point, kasi babalikan natin to yung second point natin dito. Sabi dito, realize the Christian growth in the faith is heavily relies on the Word of God. So, mapansin nyo sa second natin, ganun din. Okay, sa yung point number 2 natin na naman, continue in the truth, salita ng Diyos na naman. So ngayon, this week, may ganun ulit. Ganun talaga eh, Word of God. Ang sento siya. At sino yung Word of God? Yan, si Jesus yun. Marirealize natin, pag nakita natin yung buhay ni Jesus, yung kanyang mga sinabi, kanyang buhay mismo, kung paano siya magsalita, paano siya mag-deliver ng message, yung mismong gawain niya at hindi niya ginagawa. Pag tinignan mo yun, nakilala mo lang si Jesus, kumpleto ka na eh.
Pero nga habang inaalam natin yung mga sinabi niya pang iba, nakikita mo, nare-reflect doon kung sino siya. Kasi siya ay tinawag na Word of God. Ibig sabihin, no, talagang meron kayang pagkakapareho niya sa Word of God. Siyempre, siya nga yung kung ano yung gusto mong malaman about God, makilala mo si Jesus, yun na yun. Okay, pero again, inaaral natin in details at habang tayo lumalago, kasama yun sa ating paglago. Nakikilala natin lalo si Jesus. Okay? Kaya sabi naman nung ating last week, ano yung points natin? Learn and avoid the lies. Meron na naman tayo ngayon yan. Okay. Lagi may kontrabida eh. Again, may, hindi mo maintindihan ng katotohanan, hindi mo alam ang kasinungalingan. Dapat malaman mo yung kasinungalingan, may dahil ito pala yung mali, ito yung mali, ito yung mali, lulutang yung totoo. Kaya huwag kayong mag-asawa dito, lagi, natin, lagi nyo maririnig. Pastor Ace, bakit laging yung mga kulto ay tinitira? Eh kasi yun talaga. Parte yun ang pagtuturo. Okay? Ba't ako pinapalo lagi, oh? Kasi parang malaman mo mali. Pag alaman mo yung mali, huwag mong gawin yun. Ano kaya yung magandang gawin? Yung tama. Ganun kasimple yun, eh. And then, last point last week ay yung growth mindset. Okay, na sinabi naman doon na balikan nga natin, Ephesians 4. Sabihin ng growth mindset ay paglago mo lagi ang iniisip mo. Hindi ka kontento na unasan ka lang. Sabi doon, but speaking the truth in love, may grow up. Okay? Grow up. Sa Bible, especially sa sinatawag na grow weary. Anong sabihin ng grow weary? Pagod. Okay, hindi lahat ng grow positive. Kaya sabi nito, grow up into Him in all things. Diba? So kung sa katotohanan ka lumalakad, ang makikilala mo, ang Panginoon na may author ng katotohanan. Okay? Ano ulit yung John 17:17? Sanctify them through thy truth, thy words. Okay, sanctify them, pinaglilinis ka palagi, pinagbabanal ka at pinapalago ka ng kanyang katotohanan. At dun ka, malilinis talaga kasi ang katotohanan ng kanyang salita pala ay ang katotohanan. Okay, ang kanyang salita ang katotohanan. So ngayon, hindi mawala sa ngayon, this week and last na to sa part 3 ng ating Growth in the Faith and in the Lord series. Okay, ang title po nito is Grow in Grace and in the Knowledge. So alam niyo lang sa kinuha yun. Nabasag lang yung ating ano dito, pero medyo may mali kasi yun eh. Yung frame natin dito. So anyway, diyan pa yun eh. So sabi dyan, dagdag nyo to sa inyong ano, memory verse. 2 Peter 3.18 But grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Okay? Kasi ito yung may picture ng ating pagsisimula, intermediate at ang ating goal, ultimate goal. No? Sabi rin sa Bible, that I may know Him and the power of His resurrection. Yun yung parang sinabi ni Paul na parang pinakasama rin ng kanyang goal sa buhay. Okay? So, ganun. Okay, kilala ko na siya eh. Hindi pa siya kilalang lubos. Tingnan mo yung ginagawa mo sa buhay mo. Yan ba ang taong nakakilala ng lubos sa Diyos? Okay? So, kung masabi mong tapat yon, siguro, ewan ko. Siguro, kung ikaw yung puro ministry, puro Bible, sige. Okay yan. Soul winning, at least once a week. So, nagwento ako ng mga umatid ng Thursday, no? Nag-meet ko ng Wednesday. Sana, pray lang natin na gumayos kasi ano eh, yung iba kasi kabataan medyo ano lang eh, medyo mabuo ka lang eh, sana hindi siya ganun. So maraming ganun eh. Okay, so start tayo. So ano, what is knowledge? Very basic. Pag sinabing knowledge, ito yung mga bagay na aware ka, natutunan mo, naintindihan mo. Pero so anong dapat gawin sa knowledge? Accumulate lahat ng mabuti, accumulate mo. Hindi lahat kaya mong alamin. At least, yung mga the best knowledge na you can have,
you can learn. Ay, i-learn mo na. Gawin mo na at kunin mo. Okay? So, ang knowledge ay certain topic yan. Hindi yan knowledgeable kasi isang bagay, magaling ka na sa lahat. So, yan ay isa mga maling-mali na mga ATS, magaling sila sa ibang bagay. Tapos, papakilaman nila yung area ng religion. Ganun din tayo. Iwasan natin yung mamunong ka pa minsan sa ano. Nagpunta ka ng dentista. Magaling ka pa sa dentista. Eh, hindi yan. Okay lang yan. Hindi kailangan pasta yan. Hindi, maisira yan after two years. Hindi yan. Hindi yan. Tututasin ko na lang. Ayun, nabasag. Wala. Paano na? Okay? So, mas mahal na yung pasta. Mas mahal na yung pa-jacket nun. No? Papapustiso ka na. So, ganun din yung mga young people. Minsan, nagmamarunong. So, magulang nyo, kala mo, eh, mas magaling ako sa iyo mag-memorize. Eh. Siguro, magaling na ako sa iyo sa lahat ng bagay. Hindi, ganun. Okay? So, magaling na ako sa music, kunwari. So, that is knowledge. Ano yung grace? Ito ay kailangan natin maintindihan. Ano yung grace, daddy? Free gift, okay? So, medyo may idea, di ba? So, ang definition talaga ng Bible, especially importante, is yung unmerited favor. Okay, sa Old Testament, mayroong ibang definition ng grace. Ibig sabihin lang ng favor. Kaya, sabi, madalas sinasabi doon, if I find grace in your sight, madalas yan. Ibig sabihin nun, kung gusto mo, or sana gusto mo, kung gusto mo, mga ganun. Okay, so, favor din yun. Okay? Yung iba naman, pag graceful, with grace, ibig sabihin nun, maayos yung execution, maganda. Okay? Pero sinasabi natin ngayon dito, grow in grace and in the knowledge. Ito yung part ng ating Christianity na napaka-importante kasi hindi tayo naligtas kung wala ang grace. Diba? Paano tayo naligtas? By grace are you saved. Through faith and not of yourselves, it is the gift of God. So, eksakto yung unmerited favor. Niligtas ka, hindi ka naman karapat dahil, hindi ka naman ganun kagaling, kabuti, pero kayo niligtas. So, kaya unmerited, pero favor yun. Tandaan nyo, kasi paulit-ulit tayo ngayong today about this, about grace, kung paano tayo lalago, maraming way para lumago. Okay, kung pera lang ang pag-uusapan, yan ang magandang illustration lagi kasi madaling alam natin yan, inigisipan natin yan eh. So, sinong, paano masabi lumalago ang isang tao pagdating sa finances? Okay. Siyempre, marami siya nabibili, may sobra pa. Okay, dati maliit lang bahay, lumaki. Kotse dati maliit, lumaki. Ano pa? Yung cellphone. Dati, oh, tama rin yan. Diba? Dati kumakain kayo, Jollibee, masaya na kayo. Tama naman yun, masarap naman sa Jollibee. Eh, nagsawa kayo. Siyempre, marami pa. Okay, mayaman. So, nag-grow, lumalaki sweldo. Pag ganun, okay? Yan yung idea ng growing. Sa halaman, yung atis natin, nalaki na. Nabunga na, yan. Napunta dun. Ayan, sa ating paglago, dapat laging by grace. So, yun, sa pera, hindi lahat ng lumalago ang pera, okay. Kasi pag inimbestigahan mo na, bakit kaya yaman itong taong to? Hindi, tanungin ko, ba't ayaw niyo sabihin? Ba't na-open siya? Parang sama ng tingin. Yung pala, ayaw niyo malaman. May masamang ano. Diba? E kung ano lang, small talk lang, okay lang yun. Eh, pinagpala na yun. So, wow, pinagpala. Paano nga? Huwag ka na magtanong. Mga ganun, diba? So, ngayon, yung paglago na pag-uusapan natin ngayon ay dapat by grace and in the knowledge. May mga paglago na by grace, may mga paglago hindi. Yung mga gustong maligtas na sa pamagitan ng gawa, by grace ba yon? No, sabi sa Romans 11:6, di ba? If it be by grace, it is no more of works. Because no, grace is no more grace. At tingnan na nga natin, kasi nga maganda yun. Ito wala pala to sa ibang translation, kulang to, kalahati lang. So, dito sa atin, napakalinaw, okay? And if by grace, then it is no more of works, otherwise grace is no more grace. So, pinagkumpara niya yung works saka sa grace, talaga magkabaligtad siya. Tumba na eh.
Sabi dito, but if it be of works, kung ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng gawa, ikaw yung gumawa, ikaw yung nagpakabuti, eh hindi yun grace. Okay, kasi, eh, hindi na work yung work. Kasi nga, ang grace, ang meaning ng grace, walang work. Okay, linaw nun sa King James. Okay? So ngayon, yung mga naligtas tayo by grace, ang paglago natin, by works na ba? Merong works, pero may grace pa rin. Importante yan kasi pag ang paglago natin hindi na by grace, hindi na sa pamamagitan ng paggabay ng Diyos, nakakatakot na yun. Maraming ganun. Maraming ganun na kesyo naging Kristiyano na may natutunan konti, okay? Nagsarili na, hindi na nag-church, okay? May mga para-church, alam niyo yung para-church? Diba? Parang church lang. Kasi nagpapakain sila. Nagso-serve na lang sila sa Diyos. Tama ba yun? Tama yung kung nasa church ka pa rin. Lahat ng ministry, tandaan nyo, yung ministry nyo dapat, kung nangangarap na kayo ngayon, nag-aplano kayo, mga bata, ano kayong magandang ministry sa buhay ko? Yan ay buong buhay nyo pag-iisipan at pagpaplanuan at i-execute. Okay? So, kung ano man yan, yan ay dapat church-centric yan. Hindi pwedeng ako, ano, hindi ako nag-church. Bakit? Kasi nag-ginagawa na ako kung ano man yan eh. Ah, hindi ka na nag-church? Ano nangyari? Mas better na ba sa church yan? Are you saying na hindi mo na kailangan instruct? Hindi mo kailangan mag-submit? Dahil meron ka ng ministry? Ganun yung iba. Tinatakasan yung obligasyon nila sa Diyos. Na actually, ano sinabi ng Bible? Dapat nasa church ka. Ang daming ganyan. At hindi yun kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Iba kunwari, especially pag pinagpala na, anong gagawin sa pera? So, dapat ang ministry sa church. Okay lang may sarili ka pa kung talagang ano eh, sobra-sobra. Ikaw na, di ba? Pero ginagawa ng iba, parang makatakas sa church, parang yung mga ginagawa ng mga company yun, ginagawa, di ba? Tax exempt. Tutulong ng konti, hindi naman ma-verify yung gano'ng marami yung ginagastos mo talaga, tapos may exempt na sa tax. Eh, supposedly, malaki yung tax eh. Tama ba? So, ganun naman yung mga Kristiyanong iba din. O iba, nag-aplano na. Masyadong pag lumaki yung sweldo, masyadong malaki yung 10% para sa church. Kaya gagawin ko, once a month, anong gagawin ko? Gagawa ko lang kunwaring gimmick para masabi ko lang sa ibang tao na ako ay may ministry. Pero wala na ako sa church. At pag tinanong akong na, bakit wala ka sa church? Kailangan ko ba ng church? Nag-ano na nga ako eh. Nagbibigay na nga ako ng ano eh. 5% eh, once a year eh. May mga ganon. So may mga ganon. Hindi ba tayo napunta doon? Ayan, kasi dapat ang paglago natin ay by grace pa rin. So tingnan natin ngayon paano ibig sabihin yan. Pero before that, second point, second item sa ating introduction, sabi dito, pansinin nyo, okay, na yung grace and knowledge are actually, what? Sa Bible, especially sa New Testament, coupled yan. Okay? Hindi pwedeng puro grace lang na walang knowledge. Again, yung lagi nating kwento, di ba, sa illustration sa soul winning. Okay, pinatawad ka, uy, may grace yun, unmerited favor yun. Kaso mali naman. No, basta ka na lang pinatawad, wala ka man lang ginawa. Tama ba 'yon? Hindi ba ganoon ang grace? Oo, pero ano yung tamang paraan? Paano napatawad ang isang tao? Automatic lahat ng tao ligtas na dahil si Kristo namatay na, 'di ba? Kaya iniingatan natin 'yon, inapaunawa natin 'yon, kaya ka may grace dahil may nag-suffer sa iyo. 'Yun ang dapat mong maintindihan. Kaya sabi sa 2 Corinthians 8:7 and 9, sabi dito, therefore, as ye abound in everything, in faith, in utterance, in knowledge, and in all diligence. Okay? Gandang buhay nito, no? So, nag-a-abound na yung mga taga-Corinthians. Sabi, sa pananampalataya, sa pananalita, at sa pag-iisip, sa katalinuhan, tumatalino sila. At in all diligence, sumasipag pa sila. Kaya sabi dito, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Actually, grace na tinatawag dito is giving. Okay, kung maalala yung 2 Corinthians 8,
Ayan yung Church of Macedonia. Churches in Macedonia. Ngayon time na yun ay naghihirap sila, pero yung pagbibigay nila, pinipilit pa nila kayo na po. Sabi niya, sige na, tanggapin niyo na to. Tanggapin niyo na to. Basahin niyo, 2 Corinthians 8. Kaya sinabi rin sa 9, "For ye know the grace of our Lord Jesus, that though he was rich, for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich." So actually, giving talaga yun. Pero sabi dito, dapat malaman nyo ang grace ng Diyos. Kasi pag yung grace is, okay, may grace, walang knowledge, talagang ano yun, tawag nila dun is, matitake it for granted. Matitake for granted, oh, malaman ako ng magulang ko, magloko-loko na ako. Hindi, kaya ka binagbibigyan ng grace, dapat maintindihan, may mga dapat ka rin maintindihan. So sa ating paglago, bilang Kristiyano, dapat magkasabayan. May pangunawa ka na yung biyaya ng Diyos ay may gustong accomplish sa'yo. Okay, sa Colossians 4:6, "Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man." Again, yung knowledge, know, okay, at may grace. Yung speech daw with grace. Ano yung grace? Ibig sabihin, kung hindi naman reprobate yan, hindi mo pa nakitang reprobate yan, kahit ano pa yan, pagtsagaan mo. Nakapanggit ko agad yung Wednesday. Yung kuya, si Kuya Michael. Alam ko na wala mangyayari. Paulit-ulit. Again, ang salat ng mahirap iligtas yung mga self-righteous. Kesyo, lagi niya sinasabi, ganito yung ginawa ko dati, ganito yung ginawa ko. Yan, pinagtsagaan ko pa rin kasi nga, ang iniisip ko nung, mataniman lang, may correct man lang yung mali sa kanya. Okay na to. Kaya isa lang ang na-save last Wednesday sa amin. Okay? Sana ba ako? Okay, so may grace ang pagsasalita natin. Seasoned with salt. Pag sinabi yun, parang ano rin yun, knowledge din. Kasi may pangunawa ka dapat, hindi puro mga Pentecost na ganun eh. Diba? Lord, bless us, Lord. Thank you, Lord, for your grace and mercy. And paulit-ulit lang yun, yung mga tao, pag tinanong mo na, anong isabihin nun? Ha? Ganito. Eh bakit? So, ligtas ka na ba talaga? Hindi ko alam. Pinag-usapan po, grace, mercy, and so, di mo alam kung ligtas ka? Ano ba yun? Yun ang totoo, di ba? Alam nyo yun, totoo yun. Sa mga karamihan Pentecostal, pati yung mga neo-evangelical, tawag natin yan. No? New evangelical, kasi nga, evangelical. Pero, daming kulang. Puro grace, walang knowledge. Okay? At minsan, wala nang grace din. Puro trabaho na lang. Para mapakita natin tayo magaling. Okay? Wala nang grace. Ito mo kailangan pa ng grace. Eh, puro sinarili mo na. Inalam mo na. Parang business. Diba? Ay, nagluwad. Okay, so next is sabi dyan sa 2 Peter 1:2. Okay, introduction ng book na ito. Sabi dito, "Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge." So, napasin niyo yan? Grace and peace be multiplied. Pag sinabi multiplied, dumami. At hindi lang dumami, mapunta sa inyo. Ibig sabihin, sana kayo ay pagpalain sa biyaya ng Diyos. Parang ganun. Kaya sabi dyan, through the knowledge of God. Ibig sabihin, hindi kayo basta magpapalain ng puro pera lang. Ang natutunan nyo, business. Ang natutunan nyo, paano ba magka-business? No, para pag yung last time natin, di ba, no Thursday pala, wala yung iba. Pinag-usapan namin yung bentahan sa church. Kaya ako bumenta, kaya yung mama ng pastor, pinagpala ng Diyos. Eh, paano nga? Kasi pag-usapan namin, kasi kung ano wala pala binibenta. May libro, may trip to Israel, no? Binoker na yung ano, di ba? Ano pa, may Starbucks, may property, may schooling, ano. Diba? So, pinagpala daw, pero bakit yung mga member hindi ligtas? By grace ba yun? By knowledge of the Lord Jesus ba yun? Or the knowledge of business? May knowledge ako sa business eh. Ang knowledge ko sa business, lahat ng bagay dapat walang libre. Ganun. Lahat ng may gagawin mo, bilang yan, okay? Walang libre sa church. Baliktad. No? Dapat sa church, lahat libre. Hanggat kaya. Okay? Kaya nga dapat yung giving,
Ano yun? Continuous yun. Kasi wala tayong magagawa pag hindi. Okay? Natindihan yun? To the knowledge of God. Hindi pwedeng may grace na walang knowledge. Hindi grace yun. Kahit yung binag-usapan natin kanina ng grace, works. Ay, works ata yung knowledge. Hindi, works yun. Yun ang kakaiba tayo madalas yung iba. Nalilito. Uy, inaral mo yun, di nag-work ka. Eh kung ako ang nagturo sa'yo, nag-work ka ba nun? Nakinig ka lang? Diba? Maganda example nung isang preacher, yung nga, yung ra, merong, may libre dito, ano, pagkain sa Sunday. Punta kayo. Uy, nalaman ko yun. And therefore, nag-work ba ako nun? Uy, pumunta ako dun, nag-work. Hindi nag-work. Hindi mo pinaghirapan, may nagregalo sa'yo. By grace ba rin yung gift pa rin yun? That is not works. Bira, may nagkaka, ano yun, ang pinag... The last. Walang tanong pag Sunday, di ba? Kainig ka lang. Okay, steer the... So, ito yung chapter, ito yung context ng chapter para pagpunta natin sa points, makita nyo na sakto-sakto itong message natin. Okay? So, ang context ng chapter na to is... sabi niya dyan sa verse 1, "This second epistle, beloved, now I write unto you." Bakit? "In both which I stir up your pure minds by way of remembrance." Okay, so si Peter ay tumatanda na. Mamaya, pag-uusapan niya kung paano siya mamatay. Okay? So alam niyo yung matanda. Sana lahat ng matanda, yung mga pinagkakabala niya, yung mga may kwenta, no? May isa-isa, hindi lahat eh. Pero marami, kasi nga, naiintindihan nila, mamatay na ako. Wala man lang ako naiwan. Na legacy. Pamana. Okay, sabi dyan, kaya iniisip niya, pinapaalala ko sa inyo, pag siyang steer up the pure, steer you up, ibig sabihin, huy, huwag kayong relax dyan. Inaano kayo. Pag sinabi steer, di ba, parang ginigising, hinahalo. Tapos, yan. Okay? At ang isa pa nga context niya, may sinasabi dyan about the end times. Okay, again, pag after ng Proverbs, end times tayo, nakaready na yung material ko sa taas, sinaaral ko yan. Okay? So, ang sabi dito, may mga mangyayari sa end times at lahat ito naka-align sa ating aral. Okay? Post-tribulational, pre-rat rapture, darating yun. Okay, may paparusahan ng mga wicked, ang mga ligtas ay siyempre di-deliver. Okay, yan ang context ng 2 Peter. Marami pa, pangalawa, maraming hindi maniniwala. Pangatlo, yun nga, sabi ko na, husgan yung mga wicked at yung mga sabi madi-deliver. So ngayon, tingnan natin ngayon kung paano tayo lalago sa pamamagitan ng biyaya at pangunawa ng Diyos. So maraming points dito, maraming laman ng Bible, pero tingnan natin yung paraan kung paano tayo lalago. May mga points dito eh. So number one, sa verse 1, mamaya muna. Okay, yung, kasi ang binanggit dito is grace and knowledge, di ba? So, ano yung mas importante, knowledge or grace? Both. Pero sino mas importante? Knowledge. Okay. So, nauuna yung knowledge, pero yung grace ang important sa Bible. Bakit? So, importante yung knowledge kasi nga, walang, banggit lang natin eh. Baliwala yung grace na yan, matawag dito. Mababaliwala yan, take it for granted dyan kung walang knowledge, di mo walang alam na kaya ka niligtas, paano? Kung ligtas ka ba? Kaya mapansin nyo, ang, sa Bible, sa New Testament, ang focus is grace. Bakit? Sabi sa Bible, 1 Corinthians 8:1, because knowledge puff up. Okay? Pag tayo sa ministry natin, ang focus natin, maganda yung knowledge, okay? Lagi yung binabanggit yung Calvinist, di ba? Kaya bakit sila sumikat? Ba't na yung aral nila, kahit mali yung focus, okay, may tama sila, pero yung focus action nila, pag inisip mo yung logic, mali ah. Mali yung focus nila. Ba't nila pag-uusapan, ipofocus yung isang bagay na hindi, may konting tama, pero yung focus, dahil pag finocus mo, yung maling-mali na, natama rin yung tao mag-minister, yung doctrine nila, magkakasalu-salubat, kasi ang finocus nila, yung sovereignty ng Diyos nga daw, wala namang question doon, pero bakit yung free will na wala?
Okay, kasi mali ang kanilang focus. Pero bakit sila seemingly successful? Because of knowledge. Alamin nyo yan. Well, again, may importante yung knowledge, pero under grace yan. Ang ganda niyan ako, nung nag-uumpisa ako, yan ang gusto ko eh. Kasi ka, naintindihan ko, ang dami ko nabit na Kristiyano, na puro praise the Lord. Pag tinanong mo na, medyo basic yung topic, hindi alam. So medyo na-taken na baka ako doon, parang malito, kaya ako, hindi ako ganyan. Gusto ko, knowledge. Paglago ko, naintindihan ko bakit ganun. Kasi nga, ang Panginoon, ay ang focus niya is grace. Okay yung knowledge, pero alam naman natin, no, kahit dito sa atin, nag-Bible quiz tayo, di ba? Huwag niyong, yung mga medyo, huwag kayong ma-discourage. May tao kasi na talagang medyo matalino sa ibang bagay. Anggapin natin at alamin natin yun. Kaya sabi sa 1 Corinthians 8:1, di ba? Now as touching things are ordered, offered unto idols, we know that we all have knowledge. So, nung panahon na to, alam na ng mga Kristiyano na, alam ko na yung yung mga disasambahin eh. Pero sabi ni Paul dito, sabi niya, knowledge puffed up. Ano yung puffed up? Lumulutang. Pag sinabi yung puff, di ba, may masarap kainin yung dami. Popcorn, iba pwede. P.O.P. yun eh. Pero kami kinakain sa, medyo mahal, pero masarap. Yung tawag this caramel puff. Medyo mahal, di ba? Parang 30 pesos lang. Parang bagay, parang parang Krispy Kreme. Pero pag kinain mo yun, sambong bilis lang kasi puro lang, hangin lang eh. Ganun ang taong mayabang. Nakakita ko ang taong mayabang, ang daming sinabi, parang kapanipaniwala, pero actually naniniwala lang sa kanya yung katulad niya, di ba? Na hindi nadidiscern yung taong to, walang alam to. Tama ba? Kaya ang knowledge, maganda yan. Kaso, ang problema sa knowledge, nakakapagpalaki ng ulo. Kaya ang focus natin at focus ng scripture is grace. Dahil makikita ko bakit yung bata, ba't mas maraming pang reward sa akin? Eh, nagtapat siya eh. Tama yung niya sa Diyos, yung spirito niya. Bakit ka mainggit? Diba? Okay, next, tayo? Paano tayo mag-grow? Una, mag-focus ka sa grace. Pangalawa, sabi sa verse 1, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance. So, pansinin nyo, kausap dyan mga Kristiyano, pero hindi lahat ng Kristiyano kasi pure ang utak. Especially yung mga unsaved na kunwari lang, saved. Diba? Kaya, pansinin nyo, sinong madaling turuan? Yung pure mind. Yun ang totoo. Ang hirap nung tuturuan mo, iba yung iniisip. Okay, mayroong mga, ang dami ko na-encounter na ganyan. Sabi ko, Lord, ano ba to? Ngayon, naintindihan ko na, sige, inaano lang ako ng Panginoon. Pero ngayon, minsan, naghahanap ako ng ito, mas madaling turuan to. Ito na lang, focus ko. At ganun nga talaga. Pag ikaw, kunwari, sa isang church na matagal na, tapos doon ka magkapastor, di mo kilala mga tao na mangyayari sa'yo. Hirap ka. Kaya kahit sabi ng mga pastor, ganun. Mas maganda, magsimula ka, hanapin mo yung mga tao dyan, tsaka mo turuan. Yung mga tao ngayon, mas madaling turuan yan, mga bata. Okay, na may tamang attitude, ha? Mga bata. Madaling, ano yung pure? Puro. Ano yung mind, utak? Kasi sinabing pure mind yung sabihin, no? Ibig sabihin, wala kang ibang iniisip. Pag-aral ng salita ng Diyos, aral ng salita ng Diyos. No? Pag church pinag-usapan, hindi yun nasa ibang utak mo. Ano yung madalas na humahalo sa utak natin? Sige nga. Pagdating sa church. Dami pa natin points. Yun nga, syempre yung pagkakaano mo. Kung ano yung mapapala mo. Ganyan yun eh. Ano bang makakukuha ko sa church? Hindi mo isipin, ang dapat mo isipin yung ano yung idadagdag mo, ano yung itutulong mo. Kasi nga ministry yan eh. Parang isang mission, kung ano man yan. Paano kaya matutulungan? Hindi pa, anong makukuha ko? Pag utang mahirap ka, ganun daw yun eh. Term ni Pastor dito, kaya hindi ako nalalait, ha? Sa kanya nang galing yun. Dahil mahirap sila dati. Sa term niya yun, sabi, pag utak mahirap ka, ibig sabi, pupunta ka isang lugar, saan makukuha ko dito? Diba? So, nag-iingat tayo dyan, at hindi tayo dapat ganun. Okay? Pure minds. Madaling lumago pag pure ka.
Pag hindi, parang isang halaman, oh, basura, may mga kung ano-ano man doon, di man lang nilinis. Ang hirap lumago. Amen? So number 2 na pala tayo. Tingnan niyo sa verse 2, sabi dyan, that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and the commandments of the apostles of us, the apostles of the Lord and Savior. So, ibig sabihin, ano daw dapat? Number 3, be mindful of the important matters. Imagine mo yung tao na tinuturuan mo, okay, nag-aaral tayo ngayon, ha, di ba? Okay, anong dapat natin atupagin ngayon? Nag-aaral tayo. Eh, dapat isipin ko yung anong kakainin ko mamaya. Isipin ko kung ano bang suot ko, maganda ba? Okay, tingin ako sa kabilang ano ba? Bakit mukha siyang ano ngayon? Mukha siyang inaantok. Ay, yun palang baby, oh, gitnang baby. Alam na natin yun, eh. Pero pag nag-aaral tayo, naka-focus tayo sa dapat natin pag-focus yung mga importanteng bagay. Mindful, yun ang word ng ano, ng Bible. Mindful, mind. Ibig sabihin, dun yung utak mo, mindful. Diba? Sinabing mindful ka ba of what is happening, iniisip mo. Okay? At dito sa particular scripture, ano daw lang, iniisip natin yung mga sinabi ng mga prophets, mga apostles. At siyempre, ng Panginoon na rin. Siya yung pinanagkuman yun. Pero isipin natin, ano bang inuuto sa atin? Ano ba tinuturo sa atin? Ang daling turuan ng ganun tao. Hindi yung makikipag-debate ka muna sa kanya. Ano? Okay, pag-aralan natin to. Yung ba talagang dapat natin pag-aralan? Okay? Ganito yan, sinabi lang sa'yo. Yung ba talagang sinabi? Paano sinabi? O, patunayan mo sa akin muna ito, ha? Mabuti man lang ako, ganyan din ako nauna. Pero, isipin mo man lang, maraming tao dito, huwag ka namang ano, magpapansin dyan or something, di ba? Na makahadlang ka sa ibang tao, okay? So, be number 1, grace is the focus. Number 2, have pure minds. Number 3, be mindful of the important matters, especially the Word of God. Number 4, so ito medyo mahaba, again, in negative. So, verses 4 to 7, ang binanggit dito ay yung mga kalaban, okay? So, maganda sa Bible, iniisa sa isa natin para ma-prepare tayo sa kalaban natin, dinidescribe kung ano utak niya mga yan. At yan ang ma-encounter mo, ano daw sabi dyan? May mga mangaasal sa iyo, okay? Sabihin dyan, scoffer sa verse 3. May mga pupunta kahit pa napatunayan ng salita ng Diyos, ang Bible, natagal na nakasulat dyan, maraming sunod dyan. May mga in the end times daw, may mga siraulo na, siya nang pakilang mo dyan, hindi naman totoo yan. Sabi dyan, tagal naman ng pagdating niya. Tagal naman, hindi na darating yan. Okay, that's number 1. Kaya sinasabi dito, sa number 5, ganda ito eh. Dinescribe ng Bible sa atin yung mga taong to. Bakit sila ganun? Ganun kaya sila kasi matalino sila sa atin at may na-determine sila. Ay, nalaman nila, parang wala na. Kung di dumating agad, wala na yun. Ang tagal na eh. Parang ang talino ng taong to. Pakinggan natin to. Pero hindi sabi dito sa verse 5, for this they willingly are ignorant. So, alam nyo ba ignorant? Mangmang, walang alam, di ba? Hindi ko alam yun eh. Pero sabi dito, willingly. Kaya sila ignorante kasi ginusto nila mag-ignorante. Isa ng mga pinakasikat ngayon na atheist na kasi matalino daw, pero parang ginagawa nilang business eh. Didibate sila, yung tao makikinig naman sa kanila. Pero si Richard Dawkins, isa sa mga kung matalino kang tao, hindi mo siya papakinggan eh. Kasi siya mismo yung Richard Dawkins. Okay, bading yun. At talagang actually meron siyang convicted pedophile. So ano, pero matalino sa standards ng libutan. Pero alam mo na agad, hindi mo siya papakinggan. Bakit? Kasi nung mga pinapakinggan ko rin siya, ito sinabi niya na agad eh. Siya na mismo nagsabi, alam mo ako, hindi ko naman inaral yung Christianity. Hindi ko na kailangan malaman eh. Huli na agad na hindi mo siya dapat painggan kasi yung sinasabi, ino-oppose niya, hindi niya naiintindihan. Paano mo i-oppose yung effectively yung isang bagay na hindi mo nalalaman? So, tayo balikad tayo, inaalam natin lahat ng kulto, lahat ng mga device ng mga kabataan na to. Inaalam natin yan.
Hindi yung paraan nila, hindi lahat, ha? Pero at least yung mga papakinabangan natin. Kasi sabi dito, kaya natin alam na dapat din natin sila pakinggan kasi sila mismo nagsabi, kaya nila hindi nila alam, pinili nilang hindi malaman. Yung sinabi niya, ano, sabi niya, hindi ko naman kailangan malaman yan kasi hindi ko na kailangan malaman. Parang ang style niya kasi, ginagawa niya tayo mukhang tanga. At pag nagmukhang tanga yung kalaban niya, sa palagay niya, tama siya, magaling siya. Eh kaso, in the process, siya pala yung nagmukhang tanga kasi hindi mo pwedeng sabihing mali yan, naintindihan mo ba siya? Hindi, sabi mo kanina, hindi mo siya inaaral eh. Diba? So kailangan maintindihan natin may mga tao na ganyan. Na, ang sabi ko dito, beware of those that have fallen from grace. Okay? Number 4, beware of those that are fallen from grace. So sinasabi sa Galatians 5:4, Christ is become of none effect of you unto you whosoever you are. If you are justified by the law, ye are fallen from grace. Ano sabi nun? So may mga kahit sa panahon nila, alam niyo yung Galatians, di ba? Ang Galatians ay sinabi sa mga Kristiyano or sa church na yung iba sa kanila ay actually hindi naniniwala. May mga ganun sa kanila. Marami sila, 90% ligtas. Yung iba na, pero makaramihan sa kanila siguro 50% na biktima ng mga Judaism. Okay, ibig sabihin na nagtitiwala na naman sa gawa. Mga ganun, pabalik-balik sila eh. Ini-steer sila ni Paul eh. Pero iba dito, kung ikaw daw ay isang tao na nagtitiwala pa sa batas, okay, ibig sabihin, hindi ka ligtas nun. Kaya tayo pag nag-share tayo, sinisigurado natin yung taong to, nagtiwala lamang kay Jesus sa kaligtasan niya. Kasi pag hindi, sinasabi ni Paul dito, you're fallen from grace. Maganda yung grace, binibigay ng libre, tapos nagtiwala ka sa gawain mo. Hindi mo naintindihan ngayon ang works at ang grace, pagkakaiba nila. Okay? So, kaya itong mga to, I believe, kaya sabi din sa 2 Peter 3, yung mga willing ni ignorant na yan, kaya hindi sila makaintindi, kasi ang pangunawa nila lagi yung, ay, kaya ko naman yan eh. Gawa, yun, maniwala kayo. Bumabalik sila doon, kasi ito yung ginawa, kaya hindi ko kailangan ng Jesus, hindi ko kailangan ng Bible, kasi alam ko naman ang tama at masama, at mabuti. Yun ang sabihin nila, pero actually hindi. Okay, kaya tandaan nyo yun, may mga darating na ganyan. Okay, paano ka lalago? Mag-focus ka sa grace. Have your minds mindful of the important matters and beware. Okay, pag nalaman mo itong taong to, ano to? Falling from grace to. Huwag ka na makinig doon. For example, preacher. Okay? Maraming ganun, puro Kristiyano rin daw siya, mag-i-share siya ng salita ng Diyos, bandang uli, papasok yung gawa. Wala yun sa grace, so huwag ka makinig doon. Ikaw mismo, malilito ka. So beware. Hindi ka lalago. Yun ang topic natin ngayon, paglago. Pag nakikinig ka sa taong siya mismo is mess up. Ay, ano ba talaga? Grace works. Hindi ka mag-grow in grace and in knowledge. Kasi knowledge mo, doon ka natira. Doon ka nayari ni Satanas. No? Hindi ka mag-grow sa grace pag yung knowledge mo sa doktrina ay mali. Okay? So next, second to the last, third. Verse 8. So yan, dinescribe yung mga huhusgahan lang yan. Yun lang yan. Okay? Sabi dito, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord, 1,000 years, and 1,000 years as one day. Anong sabi nun? Ang isang araw daw para sa Diyos ay 1,000, ang 1,000, isang araw lang. Anong sabi nun? Yung iba, mistakenly, ginawa nila dito, kaya yung evolution ay sinusubukan nilang i-reconcile sa creation at even yung end times. Kasi nga, sabi nila, ay, 1,000, ang isang araw, ay 1,000 taon. So, yung mga kinumpit nila sa Bible, uy, yung sabihin, ginawa ko na, si Adam and Eve. Ilang araw sila ginawa, ang hayop, ang tao? 6. Ilang araw? Isa lang, di ba? Ibig sabihin niyan, 1,000 years yan. At i-multiply pa natin. Kaya tama rin yung evolution. At hindi gano'n sinasabi dito. Kasi bakit? Madali lang. Basahin mo yung next. Nung sinabi niyang, one day, sa Panginoon, na 1,000, no, ano sabi niya next? And 1,000 years is one day. So, ano yung sabihin nito talaga? Hindi niya sinabi itong ano, conversion table to. Hindi ito conversion table.
Okay, ang ibig sabihin lang nito is number, point number 5, realize that time is of no concern to God. Okay? Realize that time is no of no concern. Ibig sabihin, hindi siya, kunwari, ito, gusto ko si Stephen, after 5 years, nagbe-preach na dito. Okay? Yun ang gusto kong paglago sa kanya. Pero tama ba yun? Ibig sabihin ba, mabilis kang lumago, mas okay ba sa Diyos yun? Sana, pero hindi rin minsan. Tandaan nyo po, no? Si Moses ay 80 years old na siya ginamit ng Diyos. Ang tandaan na nun. Before that, di naman siya ginamit eh, di ba? At marami pa dito. Yung iba naman, bata naman, ginamit ng Diyos. So, ibig sabihin, pwede pang bata ka pa, gamitin ka na ng Diyos. Hindi pa ako masyadong marunong, pwede kang gamitin ng Diyos sa ibang capacity. Di ba? Pwede sa iba. So, yun po, bago tayo lalago, paano tayo lalago ng maayos sa biyaya ng Diyos? Realize na ang Diyos hindi nagpagalingan tayo. Alam nyo ba ako, 17 years na pala, nag-preach na ako. Ano kinalaman na sa topic ko? Misang ganun, halata yung mga mayabang. Alam nyo ba yun? Misang outside of the topic, ipapasok yung sarili niya. Sablay pa, katulad niyan. Anong gusto mong patunayan? Kung gusto mong patunayan is maganda yung para sa kabataan, okay yun. Pero pag medyo, ikaw matanda ka ng ano eh. Ah, yun na, yun yung mali. Kasi kinukumpara mo na ikaw, bata ka nag-preach, eh, nagtapat ka ba? By grace ka ba lumago? Biyaya ba ng Diyos? Ano, pinilit mo? Pinilit ng kung sinong kailala mo? Diba? Pansinin nyo yung maraming ganyan, mga ganyan ministry ngayon. Pilitan, no? May taong ganyan sa mga camp. Hindi marunong yung tao, pero hindi ikaw mag-lead sa amin kasi anak ka ni ganyan. Ha? Hindi nga handa, mali-mali nga yung ano eh, discount eh. Hindi, alam mo ba, anak to niya, no? Hindi by grace, naintindihan nyo na po ba yung by grace na paglago? Alam na natin yung by grace na naligtas, wala tayong kabutihan. Okay? Hindi natin sa kabutihan natin kulang, kaya ang Panginoon niya gumawa ng paraan. So, naligtas tayo by grace. Ngayon, ang paglago natin, by grace din dapat. So, paano ang tao ngayon, by grace lalago? Una, pure ang mind. Importanteng bagay, okay? Beware of those falling from grace, okay? Hindi ibig sabihin ako na ito. Napansin mo sa iba, bakit itong taong to sinasabi niya malago siya pero ang kasama niya mga loko-loko. Siya na mismo na bakit ganoon kasi hindi na by grace 'yun. Yung iba nakikipag-associate sa ibang tao, mga kulto para ano? Para sumikat. Maniwala kayo. Si Billy Graham kaya hindi ako believe diyan dati, magaling 'yan, matalinong tao. Pero by the time na nakipag-isa na siya sa Catholic, at sabi niya sa mga taong na mimit niya, okay, sa meeting niya, okay, tumanggap kayo sa Panginoon, repent of your sins. Repent of your sins yan eh. O sige, anong gagawin na natin ngayon? O sige, kung Catholic ka, bumalik ka sa Catholic. Kung Methodist ka, mag-church. Baptist yun, kaya talaga, galit na ganyan, ba sinahulo to? Yan ang totoo. Pero ngayon, ang dami pang idol yan, si Billy Graham. So, sa impyerno yan. Ay, sa impyerno. I believe natutunan niya lang yung ibang bagay dahil nga baptist eh magaling magsalita. Makakatra ka ng maraming tao. Pero kung hindi yan by knowledge ng salita ng Diyos, hindi yan by grace. Intindihan niyo yun? Amen. Sana makuha niyo yun. Hindi yan pabilisan, payamanan. Kung hindi ka lumalago ng by grace, hindi ka lumalago. Yun yun. Okay? So, yung oras, wala yan. Second to the last. Sa 9 hanggang 12, anong sinasabi dyan? Ito ngayon, ito yung mga negative, di ba, kanina? Ito yung mga manluloko, husga ng Diyos. Anong gusto ngayon ng Diyos sa atin? So, binanggit sa 9 to 12 yung mangyayari sa atin at yung gusto ng Diyos, plano ng Diyos. Sabi dyan, ang Diyos, ang gusto niya ay... Hindi siya tamad, hindi siya maikli ang kamay niya, no? He is not slack concerning his promise. Sabi diyan, dahil siya ay long-suffering, not willing that any... Gusto niya lahat maligtas. Amen. Okay? Kaya sabi dito, but the day of the Lord will come as a thief in the night and as the heavens. So ito na nga yung pangako niya na ililigtas niya tayo. Okay?
Hindi lang ating kaluluwa, pati ang ating laman. Okay? Pag sa rapture. Yung tayo mga bago. Ngayon, anong lesson doon sa growth? Paano ka lalago? Ba't sinasabi ni Peter doon? Kasi, okay, number 6, ikaw ay lalago kung ikaw ay naniniwala sa pangako ng Diyos. Okay, pinangako niya yun eh. So, number 6, believe the promises of the Lord. Okay, na siya ay babalik, ang tagal naman eh. Pinangako niya ba yun? Yes. Maniwala ka. Hindi ka lalago pag hindi ka marunong magtiwala sa Diyos. Diba, nababanggit ko lagi yan kayo, sa mga anak natin. Anak, ganito mangyayari. Hindi naman eh. Explain mo muna bago ako maniwala. Hindi no, pwede yun. Hindi mo kayang unawain lahat ng dapat mong unawain ngayon. So, may mga time na kailangan magtiwala sa iyong tatay. Ngayon, sa ating Panginoon, tayo, Kristiyano tayo, itong sabi ng Diyos, natatagal lang ka, no? Naghintay na ako na isang taon pa lang eh. Si Joseph, ilang taon naghintay bago siya maitaas? 17 years old siya, tinaas siya ng 30. O, ilang taon yun? 13. Tagal, di ba? Dalawang taon ba nun, nasa kulungan pa siya. So, ang hirap, di ba? Pero, kailangan, kung lalago ka, magtiwala ka sa Diyos. Amen? May pangako siya, alamin mo yun, sa ating Sunday School, di ba? Pag na-identify yung pangako ng Diyos yun, gagawin niya yun. Maniwala ka, lalago ka. Lalago ka by grace. Okay? E paano yung mga iba? Napansin niyo ba iba? Alam mo anak, magsipag ka, pagpapalain ka na, hirap naman. Sipag ilang taon. Ang hirap ng ganun, no? Whether it be sa work o sa church, tagal naman. Itiwala ka ba? Binigyan ka ng prinsipyo sa buhay. Kung hindi ka magtitiwala, ang hina mong lumago. Lagi ka na lang alam mo na, i-assure, i-confirm. Okay lang minsan yun. Ginagawa natin yun dito. I've been preaching, ganun ang ginagawa ko sa inyo. Pero, six days, mag-isa lang kayo, di ba? Buti man lang, pinapahinggan yung YouTube natin. Okay? So, number 6, believe the promise of the Lord. Lalago ka. Pag hindi ka niniwala sa promise, magdududa ka, hindi ka lalago kasi hindi mo pinaperform yung dapat mong gawin kasi hindi ka niniwala. Okay? And lastly, so ito ay very sikat din sa book of 2 Peter, yung sinasabi dito. So ngayon, yung pala mangyayari, husgahan ang mga wicked, ililigtas pala tayo, kahit ngayon ay under tribulation tayo, hirap, lagi tayo underdog, mga Kristiyano, mga ano ko, pag nag-share sa Facebook, pambira, dami agad, libo agad, milyon, false prophet pala. Ako, pag nag-share ako, pambira, hindi mo lang maka 100. By the way, by brother, 80 agad, 83 views. Oo. Oh, yung preaching mo. Pambira. Ba talaga mga kaibigan din eh. Anyway. Hindi, maraming bad, pati like eh. Maraming reaction eh. Galawin mo yan. Ano ba ako? Ayan. Sabi yun. Ayan. So, anong kailangan nating gawin? Ang Diyos ay nangako, paparusahan ng wicked, ililigtas tayo. Ano natin gawin natin ngayon? Hintayin na lang natin. Na iligtas. Ganun ba? Hindi. Kasi hindi natin alam kung kailan siya darating. Anong ina-expect niya sa atin ngayon? Kasi sabi sa atin dito, kaya nga grow in the grace and the knowledge. So, habang ginagawa natin yun, anong ginagawa natin? May sinasabi dito sa verse 14, yan, wherefore, beloved, seeing, okay, nakita nyo na, aparasahan sila, tayo ililigtas, ano kailangan mong gawin? Maghintay na lang, hindi. Sabi dyan, be diligent that ye be found of him in peace, without spot and blameless. Ano sabihin nun? Ano yung blame? May masasabi sa'yo. Pag sinabing blameless, walang masabi sa'yo masama. Without spot, yun din ang ibig sabihin nun. At sabi dyan, be found of him in peace. Ibig sabihin, syempre, nasa Panginoon ka. Yung mga tao, walang duda na nasa Panginoon ka. Kasi nakikita ka minsan, nakikipag-rambo lang or something. Hindi, sa Panginoon tong taong to, inaway ko, hindi mo lang ako ginantihan. Ano nga ganun? Okay? So yun, tapos tayo. So, number one, paano tayo lalago? Focus on grace. Have pure minds. Be mindful of the important matters, especially the Word of God.
Beware of the those that are fallen from grace. Mga hindi ligtas, at tapos hinahata ka pa. Realize the time is of no concern to God. No? Mas magaling yun kasi 5 years old pa lang ako, nag-preach na ako. May mga ganun. Mga loko-loko din naman yung mga tao. Yeah, praise the Lord! May nag-preach sa kanila, 5 years old. Itong mga to. Sa amin may ganun din eh. Isang beses sabi ko, naramdaman ko na yung bandi tama to. Parang pinagkakatuwaan yung bata. Mas praise the Lord, di ba? Na ano ba yun ay? Mayroon kami kilala, bata pa nag-preach. Eh, siyempre, interesado kami. Ano sinabi? Yung puro parang speaker lang. Parang scripted. Exactly, bata eh. Parang program. Kung ano yung madalas yan marinig, sasabihin niya lang, di tama yun. Ako, mas gusto ko rin lumago itong mga to. Kaya napansin nyo naman yung style ng preaching natin. Hindi tayo puro catchphrase, di ba? Ano yun? Praise the Lord, hallelujah. Okay yung kung nasa tamang lugar. Hindi ganoon ang teaching ng by grace. Diba? Natake naman natin last time. Line by line, precept by precept, line by line, line by line. Precept by precept. Ganon. Gusto kong lumago itong mga to. Okay? Kayo lahat. Okay? So, nasa naman tayo? Believe the promise. That God will, that Jesus will return, come back. Anong significance ng come back? Siyempre, judge na yung mga kinagalitan mo, na minahal mo naman, sinesyaran mo, tapos, persecute ka pa? Huwag masyadong ano yun. Maniwala kang Panginoon ay dating. Amen? Tsaka re-rewardan tayo. And lastly, habang alam na natin itong mga bagay na to, anong buhay ang gagawin naman natin? Magpakabanal tayo. Okay? Umiwas tayo sa mga kasalanan na alam naman natin kasalanan. At may mga bagay pa tayong kailangang ayusin, ayusin natin. Ano? Ano, di ba sabi niyo po, dapat ano, gawin yung knowledge, tapos ano? Anong gawin yung knowledge? At saka yung grace. At saka sabi niyo po, knowledge. Yung knowledge, works siya. Sabi niyo po, hindi ko sinabing works yun. Sabi ko, hindi works yun. Nabaliktaran. Kasi ang works yung nagsisikap ka at ginagawa mo para makamtan isang bagay, yun ang works. Okay, pag inalam mo lang, tinuruan ka lang naman. Eh, yung output nun is knowledge. Oo, pero okay lang, anong point mo? So works yung knowledge. Hindi nga. Ngayon, ang pwede mo siguro sabihin works, yung kunwari, pupunta ka sa college. Tapos mag, siyempre, papunta ka doon, mag-masteral ka. Hindi naman yung pinag-uusapan natin knowledge dito. Yung knowledge na simple lang, basics, yung makakapagligtas sa'yo ay hindi naman ganun katidyos, di ba? Kahit yung i-output mo knowledge, hindi. Okay na, sige na. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa tapos naming mag-aaral, Panginoon. Naunawa namin yung mga hindi pa po, Panginoon. At least naka-record po itong rally namin. Kami po ay dapat lumago at ang paraan ng paglago na ay makikita rin sa salita. So it is by grace and knowledge of you. Hindi kung sino man, sinong philosopher, no. The knowledge of you, Lord. Ginawa nyo dito. Kung paano nito ginawa. Ginagawa ang sanctification sa amin, Panginoon. Especially mga kabataan, Panginoon, gabay niyo po sila, Lord. Para makalamang sila sa iba na sila po ay lalago at mas maaga niyo magagamit. Ba't di sila magyabang? Dahil ito nga ay by grace. Ito ay natanggap namin, di dapat pagyabang. So, matutunan nila as early as possible na ito po ay service namin sa inyo. At bandang ulit kayong mag-judge sa amin kung mabuti kami naging servant o hindi. So, we pray na kayo po ay malalati sa aming ginagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.